So dito makikita mo yung lahat ng kamas na ginagamit mo. Dito. Ayan, marami yan. Ayan, oh. Ito, mga kamans yan. Ayan. So, ang gagawin mo is punta ka sa pinakadulo. Dito. Hello, guys. Wow! Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa or mag-edit ng shortcut commands. Ang gagamitin lang natin is numbers. Hindi na letters. Like, for example, yung assign ko sa number 1 is C or copy. So, hindi na po ako pipindot ng CO. Ang pipindutin ko lang is 1. So, nasa sa inyo na, guys, kung saan nyo i-assign yung mga shortcut commands dito sa number. Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So, bago nyan lahat, guys, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa bago kong mga tutorial. Ito yung ginagamit ko sa numbers kasi napakadali, napakabilis. Napaka-efficient sa trabaho. Kasi dito po sa field ko is facade design. So, andun yung shop drawings, tender drawing. So, ito yung ginagamit ko. So, tara! For example, yung copy. Instead na CO, enter, copy, select object, enter. Yan. Copy. So, ang gagamitin lang natin dito is number. So, for example, ang copy ko is number 4. So, 4, enter, copy. Diba, mabilis? So, ang polyline. Ang polyline is POL, enter. Or, PL, enter. Ayan, polyline. So, ang gagamitin ko lang ng polyline dito is, ang ginamit ko is number 2, polyline. 2, enter. So, mabilis. Enter, enter, enter. Diba, mabilis, guys? So, ang dimension, instead na DIM, enter. Dimension. Diba, dimension. Okay. So, ang dimension ko is number 3. 3, enter. Ayan, mabilis lang, diba? Oo. So, ito yung ginagamit ko sa shop drawing o sa lahat ng ginagawa ko sa AutoCAD, mabilis lang. So, ang construction line is XL. Construction line, XL. Enter. O, diba? So, ang construction line ko is number 1. Enter. O. Diba, mabilis? Okay, guys. Start tayo. So, unang mong gagawin is open mo yung AutoCAD mo. Then, kung ma-open na siya, hanapin mo yung tools. Pindutin mo yung tools, then hanapin mo yung customize. Tapos edit programs. So enter. So dito makikita mo yung lahat ng commands na ginagamit mo. Dito. Ayan, marami yan, ayan oh. Ito, mga commands yan. Ayan. So ang gagawin mo is punta ka sa pinakadulo. Dito. Oh, enter, double enter mo lang. Enter, enter. So, ang una mong command is number 1. So, ang gagawin mo is number 1, comma, double space. Then, kung ano yung gusto mong command sa number 1. Kung ano yung lagi mong ginagamit. So, para sa akin, ang lagi kong ginagamit is construction line o X line. So, construction line is X line. So, hanapin mo yung command ng construction line, X line. Dito, balik ka dito sa taas. Ayun. Ito, X line. So, ang gagawin mo, Ctrl C, i-paste mo lang dito. Paste. Ayun. So, ang hindi ka na pipindot ng XL, ang pipindutin mo lang is 1 sa construction line. So, punta tayo sa shortcut command number 2. Double enter ka lang, guys, ha. Ano, 1, 2. So, number 2, comma, double space, 1, 2. So, ang number 2 ko is, gusto ko is polyline. So, ang polyline is P-line. So, balik ka sa taas, hanapin mo yung P-line na command, polyline. P-line. Naku, nawala.
feline. Ay, ito. Iba PL yung command ng polyline. So, ang gagamitin lang natin is to enter, hindi na PL. So, put, highlight mo yung highlight mo, tapos control C. So, punta ka dito sa, balik ka sa dulo. So, number 2. So, paste mo. Ayan. So, hindi ka napipindot ng PL. So, pipindutin mo lang is to. So, punta tayo sa number 3 shortcut commands. Double enter guys, ha? 1, 2. Number 3 comma. So, ang number 3 ko is double space, ha? Space, space. Ang number 3 ko is dim linear dimension line. Ito yung lagi kong nagagamit kasi. So, nasa sa inyo na kung ano yung gagamitin nyo na command or shortcut commands dito. Dito sa 1, 2, 3. So, yung sa akin, isa number 3 is dim linear. So, hanapin mo yung dim linear na command. Balik ka sa taas. Dim linear. Ito. Ayan o, yung shortcut command niya is D-I-M-L-I-N. Enter, diba? So, kopya mo lang. Control C. Balik ka sa dulo. So, dito. Ilagay mo dito sa number 3. So, hindi ka na pipindot ng DIM. Ang pipindutin mo lang is 3. Tapos, number 4. Double enter mo lang. 4. Tama. Double space. So, ang number 4 ko is copy. So, ang copy is CO or CP. Enter. So, dito, ang gagawin mo lang is enter 4 lang, enter. So, hanapin mo yung copy. Copy. Saan na yung copy? Letter C. Ah, ito. C. Ayun o. Yung command ng copy is CO. So, CO. Enter. O, copyan mo lang tong copy. Balik ka sa dulo. Paste mo. O, diba? So, kung may kukopyahin ka lang, pipindot ka lang ng 4. Enter. So, punta tayo sa number 5. Double enter. 1, 2. So, number 5. Comma, double space. So, ang number 5 ko is dim continue, dimension continue. So, ang command ng dim continue is DIMC. So, hanapin mo yung dim continue. Dim continue. Dim linear. Ito, dim continue. Ayan o. Oh. Yung command niya is DIMCUNT. Diba? Mahaba. So, kunin mo to. Control C. Balik ka sa dulo. Paste. So, hindi ka na magta-type ng DIMC. Ang gagawin mo lang is 5 enter. Dim continue. So, punta tayo sa number 6 shortcut commands. Number 6. Comma, double space. So, ang number 6 ko is, for example, is rotate. Ito yung laging ginagamit ko eh. So, hanapin mo yung rotate sa taas ulit. Yung lang gagawin mo, hanapin mo lang. Rotate. Ito, rotate. Instead na R o enter, ang gagamitin mo lang is rotate 6 enter. So kopya mo lang to. Control C. Paste. So hindi ka na magka-type ng RO. So 6 na yung gagamitin, di ba? Mabilis lang. So punta tayo sa number 7 command. 7 comma enter. Enter. So, ang number 7 mo is, ang number 7 ko is mirror. So, ang mirror na command is MIR. So, hanapin mo dito sa taas yung mirror. Ganun ulit. Control C. I-paste mo lang. So, mirror. Ito, mirror, MI. Mirror. Control C.
i-paste mo lang. Ayun, di ba? Mabilis. So, hanggang hindi ka na magta-type ng MIR, pipindutin mo lang is 7, enter. Ayan. So, number 8. Enter, enter. 8, comma, double space. Tapos, ang 8 ko is, example, purge, P-U-R-G-E. Instead na mag-type ka ng P-U, so, pipindutin mo lang is 8. So, hanapin mo yung purge. Purge. Ito, purge P-U. Okay. Copyahin mo lang yan. Ito, paste. Diba? So, punta tayo sa number 9. Enter, enter, 9, comma, space, space. So, ang 9 ko is region, regenerate. So, hanapin mo yung regenerate, region. Regenerate. Ito, region. So, control C mo lang. Balik ka sa dulo. Paste. Ayan na. So, ang instead na RE, pipindutin mo lang is 9. So, ikaw na bahala guys kung saan mo yung saan mo ilalagay yung mga command mo. So, ano yung i-assign mo sa number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 to 0. So, punta tayo sa 0. Double enter, enter, 0, comma. So, yung sa, double space, 1, 2. So, yung 0 ko is, example is revolve. So, hanapin mo yung revolve sa taas ulit. Revolve. Revolve. Ano yun? Lumagpas tayo. Ayan, revolve. Instead na REV, ang pipindot mo lang ay 0 command. So, balik ka sa dulo. Oh, paste. So, ayan, kompleto na yung numbers mo guys. So, nasa sayo na kung saan mo i-assign yung mga palagi mong ginagamit na commands sa 1, 2, 3, 2, 0. So, gagawin mo dito pagkatapos, kompleto na siya. Close mo lang to. Tapos, save. Save din. I-close mo yung AutoCAD mo. Lahat ng AutoCAD mo. Close mo to. Save. Na-save na. So, dito, close mo lang. Lahat i-close mo. So, i-open mo ulit yung AutoCAD mo. Open mo lang yung AutoCAD mo. Ayan. So, ganito yon. So, ang number 1 mo is construction line. Pindutin mo lang yung 1. Ayan. Lumabas. X-line. Enter. O, diba guys? Mabilis lang. Polyline. Number 2. Ayan. Lumabas. Okay. So, number 3 is dim linear. So, pindut ka ng 3. Ayan, oh. Oh. Ayos. So, number 4, copy. 4, enter. O, diba? Ang 5 ko is dim continue. 5, enter. O, diba? So, 6 is rotate. 6, rotate. O, diba? 6.
Rotate 6. So ang 7 mo is mirror. Sample ito, mirror. O, di ba? Mirror. So ang 8. Ang 8 ko ay sports. O, di ba? Lumabas. Ang 9 ko is regenerate.